Required bang maglagay ng firewall? Firewall, yung wall na nakasagad sa property line mo, na ang purpose is to block and delay the spread of fire, just in case na may sunog sa kapitbahay mo. Actually, hindi naman required ang firewall sa pagde-design. That's how I look at it. Except na lang kung row house or similar building types na meron na talagang anticipated provision for firewall, because this serves as a separation wall for each unit. In fact, kung masasatisfy mo ang client requirements and building code requirements nang hindi gumagamit ng firewall sa kahit anong applicable building types, that will be much better. If I can simplify it that way, it's actually a lot better for natural ventilation and lighting. And most importantly, yes, this is important, the aesthetic of the building. Ibig sabihin yung ganda or pleasantness nung design. Because this becomes a part and contributes to our environment collectively. Kasi firewall is a huge blank wall na pwedeng nakaharang sa view mo. At wala ka ng masyadong treatment na mailalagay dito dahil later on in the future, pwede rin itong matakpan ng katabing lote. So bakit ka ngayon magre-result into using a firewall? Please watch the whole video. One of the reasons kasi is minimum size lang ang kadalasang size ng lote sa mga high density residential developments to maximize the land. Especially sa mga highly urbanized areas, depende sa residential zoning classification. Ang ibig kong sabihin sa minimum size is ito yung minimum standard requirements ng mga related codes natin sa Pilipinas. Kagaya ng PD 957, BP 220, at PD 1096, which is the National Building Code of the Philippines. Hindi gaya sa probinsya, which is low density ang mga residential, madalas hindi na talaga kailangan ng firewall, and that is very good. Meron din mga irregular shapes na lot, like triangular at saka yung makikitid na lote. In this case, eto na. Mahirap talagang ma-achieve ang preferable dimensions ng building para maging livable and space efficient pag maliit ang lote. Dahil pag nilagay mo na ang mga setback requirement, konti na lang ang matitirang space para dun sa buildable area. Kaya gagamit ka ngayon ng firewall para ma-extend mo yung building footprint in such a way na magiging livable and comfortable para dun sa user. Pero it does not necessarily mean na allowed ka ng sumobra sa allowable maximum building footprint o percentage of site occupancy, or hindi ka na magko-comply sa natural ventilation and lighting. This is the job of your architect, to observe these rules for you and to make sure na maging livable and efficient and safe yung building na ipapagawa mo. Basically, pinapayagan ka lang na huwag na maglagay ng setback dun sa property line kung saan mo ilalagay yung firewall para magamit mo yung space at may adjust mo yung building footprint na maging preferable para sa design ng bahay mo. So example, gawa tayo ng analogy. Kung merong dalawang bedroom, parehas 10 square meters. Yung first bedroom is 1 by 10 meters. At yung second bedroom naman is 3.3 by 3 meters. Siyempre, dun mo gusto sa 3.3 by 3 meters kasi maganda yung dimensions niya. Livable siya. Ngayon, kung na-analyze mo na o na-analyze nyo na ng architect na kailangan mong gumamit ng firewall, ito ang mga requirements ng National Building Code of the Philippines para sa mga residential occupancies. Aalamin natin from R1, which is low density, to R5, very high density. Disclaimer: ang intention ng video tutorial na ito ay para mag-illustrate ng specific section sa National Building Code of the Philippines or PD 1096 only. Ang mga special conditions not mentioned in the code is not a part of this video. Always consult with your architect or in LGU kung meron kang special case not mentioned in the code. The purpose of this video is to help shorten the process of understanding the building code through illustrations and simple explanation for non-technical and technical viewers, for educational purposes only, and to spread awareness of the building code. I will leave the link from DPWH website, the building code, in the description below if you want to read further. R1 classification. This is low density. Example nito ay ang mga single detached.
Ang mga size ng lote dito ay usually malalaki, gaya ng nasa Executive Village, for example. No firewall is allowed in R1 occupancy. Only abutment, or in this case, yung wall na pwede mo isagad sa property line, up to 3.2 meters maximum height, and used only to support car parking roof. At yung abutment wall to be constructed of blocks na may opening gaya ng decorative concrete blocks located 1.5 meters above the grade level. At yung length ng wall is to be maximum of 7 meters or 50% ng side property line where the abutment wall is located, whichever is shorter. Kung yung 50% ay lumabas ng 6 meters, then 6 meters lang ang length na allowed sa abutment wall na ito. R2 classification. This is medium density. Example nito ay mga single attached gaya ng duplex. Ang lote dito is maybe initially 100 square meters up to 120 square meters approximately. Only one side is allowed in R2 occupancy to use a firewall. Ang maximum allowed length is 80% ng side property line where the firewall is located. R3 classification. This is high density. Example nito ay kagaya ng row house. Ang lote dito is maybe 60 square meters initially, approximately. Two sides firewall ay allowed dito sa R3. Una, kapag two sides property line na firewall, 85% of the total length of the side property line is the allowed maximum firewall length for each side. Pero hindi hihigit sa 65% of the perimeter of the property ang total firewall length combining the two sides. Kaya need lagi natin i-check whichever is shorter, yun ang susundin. Example, if you have a lot with a dimension of 6 by 10 meters, the perimeter of the lot will be 32 meters. And 65% of 32 meters is 20.8 meters. Sa 6 by 10 meter lot na example, ang 85% of each side total is 8.5 sa left plus 8.5 meters sa right is equals to 17 meters. In this case, 17 meter is shorter than 20.8 meter. Kaya 17 meter ang susundin na total firewall length. At provided na hanggang 2-story lang ang height ng firewall. Pangalawa, kapag one side property line at one rear property line na firewall, 90% of the total length of the side property line is allowed maximum firewall length for the side and rear property line. Up to 100% naman sa rear property line kung 4 meter wide lang ang sukat ng rear property line. At provided na hanggang 2-story lang ang height ng firewall sa side property line and maximum of 3.2 meters naman ang allowed na height ng firewall sa rear property line. R4 classification. This is medium to high density. Townhouse for multifamily dwellings ang example dito. Sabi sa code, two sides may be permitted dito sa R4. Take note na ang sabi sa code, may be permitted. Kaya dapat i-check sa LGU, sa city municipality, kung may mga special pang restrictions para ma-verify ang exact requirements kung hindi sigurado. 85% of the total length of the side property line
is the allowed maximum firewall length for each side property line. Pero hindi hihigit sa 50% of the perimeter of the property ang total firewall length combining the two sides. Kaya need natin i-check whichever is shorter, yun ang susundin. Paki-check na lang ulit sa R3 yung sample perimeter calculation. At provided na hanggang 3-story lang ang height ng firewall sa side property line. R5 classification. This is very high density residential development. Example nito ay yung mga condominium buildings. Sabi sa code, may 2 firewall construction dito. Una, 2 sides firewall. 75% of the total length of the side property line is the allowed maximum firewall length for each side property line. Pero, hindi hihigit sa 50% of the perimeter of the property ang total firewall length combining the two sides. Kaya need i-check whichever is shorter, yun ang susundin. At provided na hanggang 8-story of the component structure or podium ang allowed na height ng firewall sa side property line. Pangalawa, one side property line and one rear property line firewall. 65% of the total length of the side property line is the allowed maximum firewall length for the side property line. At 50% naman of the total length of the rear property line ang allowed total length sa rear firewall. Pero hindi hihigit sa 60% of the total perimeter of the property ang total firewall length combining the side and rear property line. Kaya need i-check ulit whichever is shorter, yun ang susundin natin. At provided na hanggang 8-story ng component structure ang allowed na taas ng firewall sa side property line, at provided na hanggang 14 meters maximum ang taas ng firewall sa rear property line. Firewall extension from building line and wall thickness. Ang firewall ay nag-e-extend sa building line. 400 mm on top of the roof and 600 mm naman sa side of the building and 300 mm under the eaves is the minimum firewall extensions. Thickness of the firewall. 150 mm dapat ang thickness ng firewall kung buhos or solid masonry ang gagamitin mo. Kung hollow concrete blocks naman and not fully grouted ang gagamitin mo, 200 mm naman dapat ang thickness ng firewall na kailangan to achieve a 2R fire rating. Please check section 603 table fire resistive standards of the building code. Kung gusto mong malaman kung R1, R2 o R3 yung residential lot, pwede mong makuha yung information na yan dun sa developer ng land. At kung meron pang mga specific guidelines dun sa land, makukuha mo rin yan dun sa developer. Kung hindi naman, pwede mo naman siyang puntahan sa LGU, City Municipality. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you do like my work, please like and subscribe to this channel. And see you on the next Code Bytes video tutorial.